what's up mga ka-money magnet? Naririto na naman tayo para sa isang pampaswerte gamit ang dahon ng laurel at asin. Alam nyo ba ang pag pinagsama mo ang dahon ng laurel at asin, ito'y maswerte pagdating sa larangan ng kaperahan at pagdating na rin sa negosyo. Kaya't kung nais mong swertihin sa negosyo at sa pagpasok ng kaperahan, isang piraso ng dahon ng laurel at isang kurot ng asin ay pagsasamahin at ilalagay natin sa pulang ampaw. Bakit ba natin kailangang ilagay sa pulang ampaw? Dahil ang kulay pula ay nagpapalakas ng enerhiya. Mas lalong dadami ang pera at mas lalong siswertihin sa negosyo. Kapag meron ka nito, ay palagi mo lamang ibulong dito ang lahat ng kahilingan mo. Sa bawat araw na transaksyon o kung ano man ang gagawin mo, ibulong mo lang dito at paniguradong mangyayari at matutupad ang mga ito. Napakalakas ng kapangyarihan ng dahon ng laurel. Dahil ang dahon ng laurel ay nagbibigay ng saksi sa buhay. Samantala, ang asin naman ay nagtatanggal ng negatibong enerhiya. Kapag pinagsama natin ang dalawang yan, napakalakas ng puwersa para ito'y magbigay sa iyo ng karagdagang ligaya, dulot ay saganang buhay, blessing at walang humpay na pagdating ng kaperahan. Mapapansin nyo naman kapag meron kayo dito at lagi mo itong dala, pwede mo itong ilagay sa ampaw o kulay pulang tela at ilagay sa loob ng iyong bag. Alam mo bang kapag lagi mo itong dala, magtatagumpay ang anumang transaksyon na iyong gagawin. O kung hindi naman, kung meron kang hilingin, basta't dala-dala mo ito, anumang kahilingan ang nasa isip puso mo ay mangyayari at magaganap. Basta tandaan lang ka money magnet na palagi mong babantayan ang asin na ginamit natin. Kapag napansin mo na ang asin ay natunaw na, agad-agad na natin itong palitan. Kapag ito'y tulaw na, ibig sabihin napakaraming negatibong enerhiya na meron sa iyong katawan at sa iyong puso't isipan. Kaya't napakalakas ng naging kapangyarihan ng asin para higupin ang lahat ng negatibong enerhiya. Kaya naman, mabilis din ang pagkatunaw nito. Kaya't kapag natunaw, palitan agad. Ganun din naman ang dahon ng laurel. Kapag medyo nagkulay brown at bulok na, palitan na rin. Pero ang mahalaga, papalitan mo ng bago, dadasalan at lalagay ulit sa pulang tela o ampaw at ilagay sa bag. Pag palaging meron ito, palagi ang swerte sa pera at negosyo. Basta tandaan mo lang ka money magnet na kapag gumagawa ng pampaswerte, kailangan ay laging positibo, manalig at maniwala sa bawat kakayahan para sa ganun ay mas lalo kang magtagumpay. Maraming salamat mga ka money magnet. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe ay mag-subscribe, like at share ang video ito. Thank you very much! Ano ba ang benepisyo ng paglalagay ng ampaw na may dahon ng laurel at asin para maging magaang ang pera at maging magaang ang negosyo? Ang pula kasi ay kumakatawan yan sa enerhiya kung saan mas lalong lalakas ang mga bagay na ginagawa mo katulad sa negosyo mo, mas lalakas ang benta. Ang dahon ng laurel naman ay success kung kaya't ang negosyo at pagdaloy ng pera sa buhay mo, mga transaksyon ay magiging successful. Ang asin naman ay pagtanggal ng negative energy kung kaya't anumang balakid na papasok sa business mo, anumang balakid na papasok sa negosyo mo, ang lahat ng ito ay magiging masosolve naman dahil sisipsipin ng asin ang mga negatibong enerhiya na yan para hindi makaharang o hindi maging balakid sa mga ginagawa natin sapagkat gusto natin ay success sa buhay. Gusto natin ay magpatuloy ang swerte sa buhay natin. Kaya nga kapag nilagay mo to sa pitaka mo, magpapatuloy ang daloy ng kaperahan, lalo pa nga't meron kang negosyo, maging online man yan o tindahan man yan. Basta tatandaan mo, meron din tayong mga proseso na ginagawa sa ating mga pwesto para sa ganun, mas maging matagumpay ang negosyo natin. Una, dapat ang negosyo mo ay huwag mong hahayaan na nauunang magbukas yung mga katabi mo. Dapat ikaw muna ang nauuna sa kanilang lahat. Para yung mga taong maagang nagigising, nakikita na agad yung pwesto mo, ikaw na yung dadayuhin. Pagkatapos, huwag mo rin hahayaan na new moon
ay sarado ka. Alam mo bang napakaswerte yung magbukas kapag new moon? Kaya pag new moon, wag na wag mong hahayaan na sarado yung pwesto mo. Plus, kapag meron kang negosyo, wag mong hahayaan na yung mga tindera-tindero mo ay sumisipol sa loob ng negosyo mo kasi malas din po yan. Para kasi ang pagsipol ay isang paraan ng pagtatawag ng kamalasan. At kaya wag niyong pahintulutan na sawayin niyo yung mga kasama niyo sa pwesto o sa tindahan kapag nagtatawag sila ng kamalasan. Wag na wag po. At pagkatapos, ang gagawin mo lang naman kapag gusto mong makaahon sa problema mo sa negosyo ay pagpatuloy mo lang pagsusumikap. Pagkatapos, ang gagawin mo sa business mo para lalong lumago, eh lagi kang mag-iingay o tataboy mo yung mga negative energy. Pwede kang maglagay ng malakas na tugtugin. Kung magpapansin mo yung mga Chinese, palagi silang nagpapatunog ng mga malalakas na tugtugin kasi tinatanggal nila yung mga negative energy. Plus, huwag mo kakalimutan na maglagay ng ampaw na may dahon ng laurel at asin doon sa lalagyanan mo ng pera. Kasi ang paglalagay nito ay makakatulong para yung negosyo mo ay lalong maging matagumpay. Okay? Kung sa bahay mo naman gagamitin yung ampaw na may dahon ng laurel at asin, ang gagawin mo lang ay hanapin mo yung lokasyon ng wealth area. Okay? Ang wealth area kasi ay matatagpuan sa southeast sector ng ating tahanan. Kapag dito muna ilagay yung pinakapangpaswerteng ampaw na may dahon ng laurel at asin, eh maswerte din po yan kapag sa tahanan. Kung lagi ka namang umaalis ng bahay, nakikipag-transaksyon ka, gusto mo palaging mag-close deal yung mga transaksyon mo at magpasok sa iyo ng malaking pera. Itong ampaw na to na may dahon ng laurel at asin ay pwede mong ilagay sa iyong bag. Okay? Para anumang transaksyon na gawin mo ay magtatagumpay. Basta't palagi mong paniniwalaan sa sarili mo na ang lahat ng bagay na inaasam at pinapangarap mo ay mapapasayo. Palagi mong isipin na ikaw ay magtatagumpay. Palagi mong isipin na ikaw ay magiging successful. Parang dahon ng laurel, nagbibigay ng success sa buhay. Pero kinakailangan ikaw mismo naniniwala ka na magiging successful ka. Ikaw mismo, tinutulungan mo yung sarili mo para maging epektibo sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Huwag kang mag-iisip ng mga bagay na negatibo dahil ang mga bagay na negatibo sa buhay mo ay magpapahirap lamang po sa iyon. Ang gawin mo po ay mga bagay na positibo para positibong bagay din ang mangyari sa buhay mo. Tandaan mo, kamani magnet, ang bawat bagay na ginagawa natin ay refleksyon ng ating sarili. Kung mahina ka, magiging mahina rin ang pagtanggap mo sa swerte. Pero kung malakas ang personalidad mo, magiging madali ang paghatak mo sa kaswertihan. At magiging madali ang pagtagumpay at pag-asenso mo. At yan nga, kamani magnet, ang pangpaswerteng ritual natin sa araw na to, tandaan lamang na ang bagay na to ay magsisilbing gabay lamang. Huwag kalimutang manalig, manalangin at kumilos para lalong magtagumpay. Thank you very much mga kamani magnet. Kung hindi pa nakaka-subscribe ay mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!